Thank you so much for being here. Welcome back to my channel. And today we are about to watch, and I will be reacting to episode 40 of Maria Clara Ibarra. Napakaganda na ng mga eksena. And tonight is the cliffhanger, yung sabi nga nila. Tapos bago ang lahat, of course, may shoutouts tayo sa mga top comments ng video natin kahapon. Ito na sila. First off, si Crescent Jad Laksa, I like your comment. Sabi niya, simbolismo yung buhaya sa tatlong scenes na pinakita. Galing-galing ni Direk Zig saka ng editors. Correct ka dyan. And dahil dyan, pinin ko yung comment mo. And our second commenter is Blue Archer. Ito si Blue Archer Suki to. So natanang ko agad yung pangalan niya. And ang haba ng comment niya, so hindi ko nababasahin pero nagustuhan ko to. It's about symbolisms din daw. And yung pangatlo, si Nonski. Thank you so much, Nonski, sa napakaganda mong comment din. I like it. So, ayan. Shoutout sa inyo, guys. And let's go proceed na tayo sa panonood ng Maria Clara Ibarra episode 43. Totoo nga ang sinabi ng aking katukayo. May hiluhin nga siya. Hindi ko matibay ang inyong sikmura sa agos ng lawa. Paniguradong lalasingin ka nito. Siyang tunay, Ginoo. Gusto ko ngayon mga tinuran. Kung gayon ay tinuran. Ano ang iyong ngalan? Hindi na humahalaga iyon. Ako'y hamak na isang piloto lamang. Tignan mo ang mga ibon. Napakaganda. Sa bundok kaya sila namumugad? Rahil po ay namumugad ang mga ibon sa bundok na iyan. Ngunit hanggang ngayon ay wala pang nakakakita sa pugad nito. Pati pala ang mga ibon ay nawawalan din ng tirahan. Sapagkat patuloy ang paninira ng mga dayuhang Kastila sa ating kalikasan. Hindi lamang nagpunta ang mga Kastila sa ating bansa upang ipalaganap ang Kristiyanismo. Ngunit para nakawin ang likas na yaman natin. Ngunit ang kagandahan sa mga ibon na iyan, kahit saan man sila tumungo, makakahanap sila ng ibang tirahan. At tanggap sila rito, pantayin-pantay ang lahat. Walang mataas, walang mababa. Iba, Susil. My gosh. Ikwanta misang mores. Kumikita na kayo. Baboy niyo lang ang lingwahe naming mga Espanyol. Kahit na ilang eskwela pa ang ipatayo ni Ibarra, wala rin mangyayari. Kuya! Naku, baka nakihintay tayo! Sumusunod kayo! Pronto! Senyora, anong gagawin mo? Masyado malakas ang buhaya! Kakailangan ninyo sundak! Amigo, amigo! Resursa mo! Nagpalit ng kulay yung tubig! Kulay ko ko na! Maria Clara! Grabe yung iyak ni Maria Clara. Si Clara. Jesus Maria Josep! Ano nga? Nagkukulay dugo ang tubig! Resursa mo! Ano kaya? Huwag naman sanang tulutan ng Panginoon, pero parang yung isa sa kanila kinagat na. Malabutan ako. Hoy, 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 Clyde. Hala. Hala. Binilay, magunos dili ka. Nagubog siya. Nagubo. Kawan na. Binilay. Clyde! 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 Oh my gosh. Grabe yung dugo. Oh my gosh. Binilay. Ang tapang din ni Klein, oh, grabe, biba ko. Ang kasi ito kalutanod pa eh. Marunong lumango yung Klein. Pag itong mga ito, walang award talaga sa acting. Galit pa si Marabara. Ayun, buhay pa silang lahat. Diyos mo! Ano nga kahit tagal nila? Bakit hindi pa sila umahon? Freak! Hala! Gosh! Si Ibarra yata yan eh. Na ano yung paa niya sa ano? Sa lambat? Natisod? Binibining kay! Tulong! Bilisan niyo si Sir! Tulong!
na sila! Tulungan mo daw, dali. Yung ibang mga lalaki takot, no? Pero si Clay talaga, ano eh. Lumusong kagad eh. Diyos ko, Panginoon. Panginoon ko, kinigtas niyo po sila. Tagal na sa tubig ni ano? Ibarra? Wala nang malay, oh. Sorry, ingay ko guys, pero naano ko sa kwento. Ang tagal na talaga niya, no? Alam ni Clayan, nurse siya, eh. Ilang seconds lang na... Diyos ko! Pakiusap! Tama yan si ano, Clayan. Jesus, mamahal ko! Kami hangin. Kapitan, ano nangyayari? Sko! Wala akong marinig sa kanyang paghinga. Nalunod na yata si Don Crisostomo! Crisostomo! Crisostomo, gumising ka. Magkamali ka na utang na loob. Dali! Tabi! Tabi! Grabe yung pa. Sorry, Bara. Mirita, sandali. Kapitan Basilio, sandali lamang po. Ay, yan, ano ginagawa? Clay? At binibini, Clay, ano ginagawa mo? May pulso pa siya, pero nangihina. Senyorita, may naiisip ko akong gawin para mailigtas siya. Pero ayoko magalit ka sa akin. At bakit naman ako magagalit? Nangihina! Gawin mo na kung ano ang naranapat. Ako na mismo. Ano, mouth to mouth? Oh my gosh. Magugulat sila for sure. Maria! Ano ang bago naman ito? Maria, hindi tama. Ito pinagsisamantala niya yung nobyo. Hoy! Itong paraan upang malaman kung siya yun. Talagang ano? Narindi mo ang ginagawa ito ng mga napag-aral ng medisina. Nakapag-aral ng medisina? Isa siyang babae! Ano ba yun? Justo na pwede siya. Hindi ako makapapayag na gawin niya yan kung nobyo ko si Ibarra. Hoy, Sinang! Susunera. Gusto na! Itigil mo na yan! Pasensya na ho kayo, pero hindi ba po nagkakamali si Sir? Tama yung ginagawa niya. Oh my gosh. Buti na lang andyan si ano? Si Fidel. Sana! Labas lang yung ginagawa! Senyorita! Sandali! Pasensya na po! Maria! Maria! Maria, itigil mo na ito, Maria! Ito pa yun! Clay, huwag ka na loob! Tano! Sir! Dati kasi parang... Hoy, si Ibarra! Oh my gosh! Buti na lang. Dati kasi parang katumbas ng pagtatalik yung ginawa ni ano eh, ni Clay eh. Yung mouth. Lilinawin ko lang po. Hindi ko po hinalikan o pinagsamantalahan si Sir Ibarra. Medical procedure po yung ginawa ko. Ang tawag po doon ay mouth-to-mouth resuscitation. O CPR, cardiopulmonary resuscitation, hindi ba? Ang mga ito ay mga katagamula sa wikang Ingles. Ang ibig sabihin ay pagbaga ng isang tao ng hangin sa katawan sa pamamagitan ng pag-ihip sa bibig. At ang pagdiin sa dibdib, ginagawa ito upang paluwagin ang daloy ng hangin. Ang mga ito ay proseso medikal katanggap-tanggap sa bansang Amerika at Europa. Sige na lang. Maraming salamat, Fidel. Grabe. Kinabahan ako para kay Clay. Wala po ako ibang maisip gawin para mailigtas ang buhay ni Sir Ibarra. Grabe yun, no? Sa harap ng maraming tao, eh, big deal sa kanila dati yung ganun eh, yung magtatagpo yung mga bibig niyo. Shock na shock silang lahat. Oh, ang galing ni Hannah, tsaka ni Jennifer. Guys, lodi ko kayo, yan ang masasabi ko. Yung mga Queendom represent dyan. Ay, ng demonyo. Pasaka more, no? Deserve mo. Ay, salamat, Elias. Kulang pa yun, actually. Eres un animal? Eres un demonyo! Ikaw yung demonyo. Padre, paumanhin. Por qué? May isang gina na nagtatanong kung maaari daw po kayong makausap. Gagalang-galang.
Ano yung sombongera? Si Padre. Anong peg niya? Que Dios te bendiga. Bakit po kayo napunta rito? Ano po ba ang kailangan niyo? Kapatawaran niyo ho, Padre. Batid ko po na nagalit kayo sa mga nagbibenta ng mga kandila. Pero sa mga kabataang naparusahan niyo po ay ang akit mong anak. Inakala po namin na makakabuti ang pagsadya ni Señor Ibarra. Ngunit kami po ay nagkamali. Bagkus kapahamakan ang kinauwian. Kami? Ang ibig mong sabihin ay ganun din ang pakiramdam ng ibang magulang dahil sa ginawa ni Señor Ibarra sa mga anak ninyo? Bueno, ipunin niyo po yung mga magulang na yan at daglian yung papuntahin dito sa simbahan. Lo antes posible. Matutupad po, Padre. Ako naman, papupuntahin ko rin ang mga magulang ng mga estudyante sa parokya. At huwag po kayong mag-aalala. Mapagpatawad po ang Diyos sa kanyang mga tupa. Lalong-lalo na yung mga nanunumbalik. Matutupad po, Padre. Bumalimbing siya. Ay Diyos, di akumpanya. Parang may plano si Damaso dito against Ibarra na naman. Gagawin niya para mga false witnesses. Crisostomo! Maria! Nais po bang ituloy yung salo-salo? Hindi ba't mas mainam kung ikaw ay uuwi at magpapahinga na lamang? Wala ka nang dapat ipag-alala, mahal ko. Tunay na maayos ng aking pakiramdam. At isa pa, ayokong masayang ang iyong mga paghahanda ngayong araw na ito. Baliwala ang mga ambag ko sa mga pangyayari sa araw na ito. Lalo na't mas malaki ang panagawa ni Clay para sa iyong kaligtasan. Patentya na mahal. Kung hindi ako katulad ni Binibining Clay, na maraming alam sa maraming bagay. Huwag mo sabihin yan, mahal ko. Nagsa-self-pity si Maria Clara. Ngunit wala akong nagawa para sakipin ka. At si Clay ang gumawa noon para sa'yo at ikaw man, itinayaan niyo ang inyong mga buhay para sa isa't isa. Magkaiba nga kayo. Ngunit ikaw ay natatangi rin. Ikaw ang nagmamayari ng aking puso't isipan. Ang tanging babaeng pinakamamahal ko at pakakasalan. Kaya't sana ipalisin mo na sa iyong isipan ang panibugo. Sapagkat si Miss Clay ay isang tapat at maaasahang kaibigan lamang para sa akin. Entiendes? Mi amor. Ay, sa wakas, nag-hug sila. Baka first time nga yung pag-hug nila na yan. Kasi di ba bawal dati? Naging witness mo si Clay. Isa lang masasabi ko, ang galing nilang mamarte, grabe. At ang ganda ng lugar,
well-budgeted yung lugar. Hala, parang nalulungkot si Clay. Parang nagigets ko yung nararamdaman ni Clay. Kasi dyan sa mundong yan, para siyang mag-isa, wala yung family niya. Tapos si Ibarra din yung close niya. Si Elias. Nagkalingunan sila. Parang may something doon. Parang may something doon. Hoy, nagmo-moment pa sila. Ano po, senyorita? Senyor Ibarra. Pasensya na kung nagambala ko kayo, ngunit ayoko pong pakawalan ng pagkakataon na ito upang makausap kayo ng sarili na. Kung gayon ay maiwan ko muna kayo at babalikan ko ang aking mga amiga. Adios, mi amor. Pasalamat ko, mahal. Senyor. Nais ko lamang magpasalamat sa inyo sa pagsakip sa aking buhay. Walang anuman, Ginoo. Hindi kailangan magpasalamat. Mayroon, Senyor. Lalo't kamuntik na kunin ang lawang inyong buhay. Kaya kailanman ay hindi ko makakalimutan ang ginawa ninyo para sa akin. Muli, mabuting Ginoo. Maraming salamat sa inyo. At makakaasa kayo na babayaran ko ang utang na loob ko sa inyo pagdating ng takdang panahon. Hindi na kailangan. Ngunit, muchas gracias. Ang bait nila pareho. Gusto ko yung part na to. Di kayo nang in love sa isa't isa. Papasana all ka na lang talaga. Pampagaan talaga ng eksena si Clay eh. Salamat at may Clay sa teleserye na to. Ay, ang sosyal ng mga ano nila sa patos dati. Lucy Fidel. Oy, Fidel and Clay moment to. Ang ginagawa mo dito? Sinisilipan mo ako, no? Wala. Magmagandang loob na nga eh. Oh, to. Damit. Oh, may inumin. Lo! Nabala ko pa si Anding para dyan. Malusot. Malusot daw. Nasarapan ka. Oh, kita mo? Thank you. Gagi, ang sweet din. Shucks! Oh, nasayaan din si ano? Nasayaan si Fidel. Babu? Pinalayas. At sila ba bang sisilipin sa'yo? Binibining Clay. At tagubo ko na nga kanina, hindi ba? Oo nga, totoo. Mabuti na lamang ay may konsorsilyo kang suot. Ngunit isa ka pa rin eskandalosang babae, binibining Clay. Kaya ito mga dalaga at ginang ay napasigaw na lamang habang ikay naguhubo. Habang mga Ginoo naman ay napamulagat na lamang sa iyo. Ay, bakit tawang-tawa ka? Ay, basho ng manak mo, Pete. Ano binibining Clay? Basho na manak? Ano na naman ba mga salita itong namutawi sa'yo? Mahala ka nang malaman kung anong meaning nun. Tsaka, at least ako may ginawa ako para tulungan si Sir Ibarra. Hindi ako katulad yung nakatunga nga na lang dun, ano? Tsaka, hindi naman ako nakahubo.
kayo at yung mga ultra-conservative na utak nyo lang naman ang malisyoso. Binibining, Clay, ang gusto ko lamang namang sabihin sa'yo ay tunay na kakaiba kang ang babae. Mm-hmm. Kaya't sa kunauna ang pagkakataon ay napahanga mo. Ala, yun na. Hindi lamang sa yung angking talino at lakas sa loob, kundi pati na rin sa sinasabi sa wikang Ingles na independence of mind and spirit. Independence of mind and spirit. Kaya kahit nagubo ko man kanina, napakaputi at napakakinis na... Na ano? Ayusin mo, sasampalin kita. Grabe yung diin. Binibining, Clay. Nabudi, siguro. Kung ano man ang nakita sa'yo kanina, ay wala ka dapat ikahila. Na isa kang babaeng karapat-dapat hangaan. Ngayon, mahang ngayong Fidel. Ay, sumalundo. Nagbaw. Ayan na. Filay sheepers dyan. Let's go! Ilan yan? Aminin mo, kinikilig ka rin, Clay. In denial ka lang eh. Ininom niya yung inumin ulit. Masarap ba? Tamis. Yung salabat? Uwe, yung salabat pa talaga. Binibini. Oh my gosh, grabe yung eksena. Binibini. Sandali lamang, Binibini. Hi, Mr. Boatman. Boatman. Alam mo, familiar talaga yung itsura mo sa akin. Nakita na ba tayo dati? Nais ko lamang kayong pasalamatan sa inyong pagligtas sa buhay ni Señor Ibarra. Hindi ko mapapatawad ang aking sarili kung dahil sa aking kapalaluan ay napahamak ang mabuting Ginoo. Kaya muli, maraming salamat, Binibina. Bait ni Elias. Maagayan niyo po ang kabataang kailangan ng ating bayan. May sapat na malasakit sa kanyang kapwa. Promising. Kaya't handang isang tabi ang sariling kaligtasan para sa iba. Ha? Grabe namang papuri yan. Salamat. Teka lang, ano bang pangalan mo? Ako si Clay. Hoy, walang ganyan dati. Isang hamak na piloto lamang, Binibining Clay. Ayaw niyang sabihin pangalan niya. Nag-iingat siya. Pa-shake hands ka. Ba't niyang walang shake hands before? Sino kaya siya? Malaki kaya role niya sa nobelang to? O special participation lang? Haka pa yung special participation. Oh, guwapo daw. Sabi ko na nga ba eh, natipuhan niya eh. Actually, marami sa mga subscribers natin ang nagkakagusto kay Elias. At ala, naliligo sila. Mga babae lahat. Ang simple-simple na ng buhay dati. Opa! Oh! Grabe naman yung limitless na Maria Clara. Ala, ito na yun, sinasabi nila na mabuboso. Ala, manyakon. Totoo pala yun. Nakala ko joke lang nila na ano, mabuboso itong si ano. Lalo nang gigigil ako, buisit. O, yung sunny side up mo, kitang-kita, o. Oh. Langya ka. Manyakol talaga. Kasi the way nga niya titigan si Maria Clara, dako, naninubo-ubo ka na. Oh. Ang ganda naman kasi talaga ni ano, Maria Clara. Pero hindi reason para, ano, busohan mo, lang yaka. In fairness, ang makinis ni, ano, Maria Clara. Alam mo, kakita siya ni Clay. Ala, baka sumigaw si Clay dyan. Ano po, Desi Mahinar? Ito kayo ba ang mga nangyayari ngayong araw, ano?
Mayroong dalawang Maria Clara. Ngunit ang isa ay naunahan na sa labi. Crisostomo iba. Mapanukso itong kaibigan niya. Ay, isuhigas, basta ya. Huwag yun na lang namang bigyan ng Melissa ang ginawang mouth-to-mouth na isinagawa ni Clay. Dahil paraan lamang yun upang sagipin ang aking mabi. Maria, kahit na, naglapat na ang kanilang mga labi. Ay, mi amiga, naunahan. Antaig ka na ng iyong kriyada. Susulira yung janitor. Hoy, sinang! Nangigigil na ako sa'yo, ha? Tignan mo itong mga marites na to, oh. Marites? Legit. Ang todo na nga nung eksena kanina, nakuha pang maligo at magtsikahan. Totoo. Naligo ganyan pa. Sila maligo? Todo na yan. Ganon-ganon lang. Ayan yung ubo ni ano. Ba't ka kasi umubo? May COVID ka ba? Salvi? Ulo ba yun? Ulo yan, yung sunny side up. Yung bunot. Dapat ipahiya siya ni Clay, no? Para malaman ng mga ano na nambaboso siya. Mahal na kura. Nako, masama ang ginagawa niyo. Magagalit sa'yo si Lord. Kagi! Kaswa lang. Huwag mo akong pinagbibintangan sa mga bagay na hindi totoo. Huwag ka na mag-deny, Father. Alam ko namang isa kang child abuser, killer, at ngayon sexual offender pa. Shame. English lahat. Wala naintindihan yan. Ikaw ay nagsasalita sa wikang English. Sa mga katagang hindi ko maintindihan. Ano itong miniwika mo sa akin, ha? Hindi niyo po ba naintindihan? Ang sabi ko, you're an evil perverted priest. Ay, on point yung English. Impertinente kang babae ka. Hindi mo babatid na ora mismo. Pwede kitang ipakuli sa mga gwardiya sibil dahil sa arugansya mo at sa pagkawalang galang mo sa akin. Ika! Wala, sinampal, gagi. Oh, freak. Hindi ko in-expect yun. Grabe yun. Oh, nakatikim na si Clay ng sampal niya. Hoy! Grabe ka, Friday! Sabi sa araw na ito, tila pinatibok na niya ang aking pusa. Tila umiibig ang Ginoo! Nailababo na yung pidel. Natin kung hindi mo pipigilan si Crisostomo na baguhin niya ang pasya niya, na huwag nang ituloy ang pesting paaralan na yan. Sir, nasa na yung matapang Crisostomo mong ibarang kilala ko. Lagi kang nagpapaka-play safe. Duwag ka! Ang ginagawa mo rito? Nais lamang namin makausap ka. Ukol sa pagpapalaya sa bayan, Elias. Mukhang sinasapian ka naman. Hindi po, Padre. Dahil ang mga sinapian po sa palagay ko ng masamang espiritu ay ang mga taong gumagamit ng dahas, ang mga nananakit, lalong-lalo na sa mga taong walang kalaban-laban, pinapamalas lamang ng kanilang kapangyarihan. Susali mo ang Freak! Grabe yung mga ganap! Wow! Sabi sa inyo, pag Friday, grabe yung mga ganap talaga. Di ko ma-worry kung paano ko i-organize sa isip ko man yung mga nagaganap. Grabe, ang daming importante yung mga nagaganap. Meron pa mga bagong characters sa dulo. Gabang-abang to. Next week, pagandaan natin to. Uwi ako ng Pilipinas next week, so hopefully makagawa pa rin ako ng reaction. Baka pwede naman. Baka kahit nasa airport ko gagawa ako. Tingnan natin. Medyo nahihiya ako kasi maraming tao sa airport, di ba? Pero try natin. Kung hindi ko man magawa, late upload na lang. Ha, guys, ha? Ayan, maraming salamat for watching this with me. And sa uulitin pala, shoutout sa mga kaibigan nating mga OFWs sa different countries talaga. Ang dami nyo. Maraming salamat. Di ko na kayo isa-isahin. Pero alam nyo na kung sino kayo. Maraming salamat talaga. And hope to see all of you guys next week. Bye.